Kalingap. Dito po kami muli sa bahay nila kina Lola Dami. Tara, let's go. Lola! Yuhu! Lola! Yuhu! Yuhu! Hello! Lola, si Mayor! Si Mayor po ito! Sino? Ako po, si Mayor. May dala po kami pagkain. Sino nga? Oh, kain, Lola! Pagkain! Magkaroon pa rin ang kamay ni Lola. Asan ang Bernador? Si Bernador? Oo. Wala! Asan? May meeting! Ha? May meeting si Bernador! Ay, grabe! Maga pa rin. Lola, kumain na po kayo? Hindi ka na papakain. Masakit pa rin, Lola? Masakit pa rin? Makati. Ha, Makati? Makarito daw. Dito napapakain si Lola. Lola, kayo galing yan? Ha? Kayo na po yung galing? Kay Bernador. Kay Bernador ito galing? Makati daw yung kamay ni Lola Dami. Diyan mo lang. O, dito lang. O, mamaya ka pa kakain? Ah, sige po. Opo. Lola, gusto mong magpa-check up tayo ulit? Ayaw ko na. Ayaw mo na? Bakit? Traitor ang karamihan. Traitor? Traitor. Walang matuwid. Paligin, tarantado. Lola, makuha ko ng ano mo dito, na no. Tagaluto. Para may pagkain ka palagi. Ano? Tagabantay pati. Uy. Tanay, hindi yan si Bernador, di ba? Si Bernador nakakansa kasi at nakukulong. Kaya ako ang nalaman na. Nakakulong? Nakakulong? Nakakulong si Bernador. Bakit? Nalaman ko bakit. Nasa kasa, kinuha niya ang laman ng kasa. Ngayon, siya ang nagkuha. Ayun, hinahanap, wala siya may kasa. Lola, nilagyan mo yun ng tuba. Nilagyan niyo na po. Ha? Nilagyan niyo na po ng tuba. Tuba, yung kamay niyo. Busa nga na. Tuba, yung dahon. Dahon ng tuba. Ay, hindi na. Hindi na? Paano yung gagaling? Gagalingan ako magamot. Ikaw magamot? So guys, maaring ito na muna ang huling pagdalaw ni Kalingap Prab at ng Kalingap Team kay Lola Damiana kasi alam naman natin na yun nga, marami ng mga ibang vloggers na laging pumupunta doon. Pero makikita natin na sobrang concerned si Kalingap Prab sa kalagayan ni Lola at awang-awa talaga siya dito, no, na gusto niya itong dalhin ulit sa doktor. Pero syempre si Lola ayaw niya nga magpunta sa doktor, kaya ang solusyon na lang talaga is yung natural healing or mga natural remedies ang ginagamot sa kamay ni Lola. Pero kitang-kita mo yung concern ni Kalingap Prab at ng kanyang mga kasama, no, yung mga Kalingap Team, no, na pag-aalaga nila kay Lola, pagdadala ng pagkain, pagpapakain kay Lola kahit na minsan ayaw pa ni Lolang kumain, pero pinipilit nila itong kumain para lang na makakain nga si Lola. Kasi minsan si Lola kasi kapag si Landa ang nagbibigay sa kanya ng pagkain, hindi niya talaga yan kinakain kasi lagi niyang iniisip na may lason. So yun, si Kalingap Prab talagang matyaga siya, parang si Kuya Balde na kahit ayaw minsan ni Lola, bubuksan niya yung pagkain, hahainan niya si Lola, no? Minsan ay itong si Kalingap Prab or si Kuya Jason, sinusubuan pa nila si Lola ng pagkain para lang kumain ito. Pero syempre alam naman natin si Lola minsan na iba-iba yung atakbo ng isip niya, no? Pero pag nakita niya na yung pagkain, minsan naman ay kumakain siya. So yun guys, ito nga siguro yung last na pagpunta muna nila Kalingap Prab dito, no? Pero Lola, alam naman natin na sinabi naman ni Kuya Bal sa live niya na
pansamantala lang naman at kahit papaano magbibigay pa rin sila ng bigas kasi monthly naman sila nagbibigay ng ayuda para sa mga senior citizen. At dahil nga tapos na ang bahay ni Lola Damiana, no, ibang bahay naman muna ang paggawa nila Kuya Bal, at alam naman natin na marami silang bahay project, no, pabahay project sa mga senior citizen, kaya unahin muna nilang matapos. And since marami naman ang nagbibigay ng tulong kay Lola Damiana at sa mga anak niya, ay siguro naman hindi na siya magugutom at hindi rin siya pababayaan ng mga ito. Guys, makikita natin na sobrang sigla ni Lola Damiana tuwing dumadalaw si Kalinga Prop at si Kuya Bal, no, at lagi siyang nagpapatawa, kaya nakakaalaw talaga si Lola panoorin. Of course, tayong mga fans ni Lola at nila Kalinga Prop ni Kuya Bal, mamimiss talaga natin yung usapan nila, yung exchange of laughters and exchange of kwentuhan ba. Pero syempre, we respect yung decision ni Kuya Bal na mag-stop muna talaga sa pagpunta kay Lola Damiana, no, para yun nga, pagbigyan din muna yung mga ibang mga vloggers na araw-araw na kasi sila ha talaga pumupunta doon, kasi syempre malapit sila kay Lola Damiana at hindi sila sobrang busy ni La Kuya Bal na ang dami talagang tinutulungan. Halos everyday meron talaga silang pinupuntahan ng mga tao at tinutulungan. So, ayun, nag-giveaway muna si Kuya Bal. Doon natin makikita na sobrang bait niya, sobrang mababang loob, sobrang mapagbigay. At very positive yung mindset ni Kuya Bal, diba? So, why not maghanap na lang ng iba na totoo mas marami pa naman dyan, diba? And sabi nga ni Kuya Bal sa kanyang live, hindi kasi wala kasi nasa bracket niya yung tutulungan ang mga anak ni Lola Damiana, kasi nga may criteria kasi ang programa ni Kuya Bal sa pagtulong. So kung lagi kayong nanonood ng live ni Kuya Bal, malalaman nyo kung ano yung mga criteria ni Kuya Bal sa pagtulong, no? So, first is priority niya ang mga matatanda na walang trabaho, hindi na makapagtrabaho, senior citizen, may mga karamdaman. Yun ang priority ni Kuya Bal. So, sabi niya nga, bakit niya tutulungan ang mga anak ni Lola Damiana? Malalaki naman ang katawan nila, malalakas pa naman sila, no? At ang dami nga nilang anak. So, hindi sila pasok sa criteria ni Kuya Bal na para tulungan. So, ang nasa criteria lang talaga ni Kuya Bal is yung mga matatanda, yung senior citizen talaga, tapos yung mga sira-sira ang bahay or walang bahay, di ba? Walang mga kabuhayan. And then is yung mga may mga sakit, may mga karamdaman, yung mga sobrang hirap sa buhay na maraming anak at wala talagang trabaho, walang means ng ikabubuhay, at yung mga special children, no, katulad ni Labumbay, ni Oyang, ni Joseph, no. So yun ang priority ni Kuya Bal, no. Nabanggit niya pa nga minsan sa live niya na kahit yung kapatid niya nga sa Davao ay hindi niya pinagawa ng bahay kasi hindi naman pasok sa criteria ng programa niya ang mga ganong sitwasyon. So intindihin natin sila Kuya Bal at si Kalinga Prab, no, and then supportahan lang natin sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa at tinutulungan, at abangan natin ang malapit nang matapos na bahay nila at Maylee, no. And of course, aabangan talaga natin ang Edchen Love Team and yung Bomyang, diba? So, maging masaya na lang tayo sa kung anong desisyon nila, at i-enjoy pa rin natin na panoorin ang mga vlog nila, no, sa mga ibang matatanda katulad ni Lola Nineta, ni Lola Oping, diba? Nakakatanggal din sila ng stress, nakakatuwa, nakaka-inspire, at ang dami-dami mong mga lesson na makukuha sa kanila. Ganun din kay Lola Ason at kay Lola Edith. So, I hope na laging bisitahin ni Kuya Rab ang mga matatanda kasi nakakamiss na talaga sila. And si Bombay nga at saka si Oyang, kapag hindi sila natin nakikita sa video, namimiss natin sila, diba? Sa mga Bomyang fans dyan. And then, ngayon, may inaabangan tayong love team na yung Edchen. And nakakatawa kasi sila dahil syempre millennial sila, no, sila Kuya Rab, Kalinga Prab, sila Sheena, no, millennials kasi sila, pero ang dami nilang napapakilig kahit mga may mga edad ng viewers. And yun yung mas nakakatawa kasi
Hello, sa panahon ngayon, bawasan natin yung ma-stress, bawasan natin yung mainis, no? Alisin natin yung mga hatred sa puso natin kasi maiksi lang ang buhay, no? So pagtuunan natin ng pansin yung mga positive sides, yung mga masasayang bagay, yung mga masasayang memories, at higit sa lahat yung pagtulong sa kapwa, kasi isa sa pinakamagandang layunin nila Kuya Bal is ang makatulong sa kapwa, no? And lagi ko nang sinasabi at the end of my vlog, no, the highest form of worship is to serve others. So let's serve others, let's be a channel of blessing, no? We will pray that we will always be blessed, that so that we can also be a channel of blessing. So sa mga supporters, sa mga OFW na sobrang generous na nag-send ng mga balikbayan box, no, mga damit na pamigay sa mga tribe people, sa mga mahihirap, and yung mga nagpa-feeding program, thank you so much sa inyong lahat. Ako ay isang OFW din, at isa din ako sa mga nag-sponsor or tumutulong, no, at of course nagsusupport sa Kalinga Prab. So abangan nyo yung aming feeding program doon sa amin sa Camarines Norte, sa pamamagitan din nila Kuya Bal and Kalinga Prab. So I'm so excited na ma-feature ko din dito sa video ko or sa aking YouTube channel ang feeding program doon sa aming lugar sa pamamagitan ni Kuya Bal. Ayan, so thank you so much for watching, and always pray and always be positive, no? And mag-ingat po ang lahat, dahil ngayon lalong lumalala yung coronavirus, lalo na nga sa India and then dito rin sa amin sa Hong Kong. So dito ay mandatory na yung swab testing and vaccination. So mag-ingat po tayong lahat, lalo na mga ka-OFW and ang ating mga Kalingap subscribers and Kalingap supporters. Thank you po sa inyong lahat. Nakita natin, guys, sobrang tiyaga ni Kuya Rob nung makipag-usap kay Lola. Tambay-tambay sa place ni Lola, pero mamimiss nga talaga natin yung mga ganitong moments. Pero siguro someday, no, yun nga, babalik din sila para bisitahin ulit si Lola. So let's hope for the best. Ayan, so makikita naman natin, no, na bago itong decision nila Kuya Bal na wag mo nang puntahan si Lola, ay nag-set up pa rin si Kuya Bal mismo at si Kalinga Prab ng ibang ways para may magloto kay Lola ng pagkain, may maglaba ng damit niya. So diba, kinuha nga nila si Ate Melody or binigyan nila ng pera para iwanan sa kanila yung pagpapakain muna kay Lola Damiana. So alam natin na mahal din nila si Lola Damiana, dahil tinulungan na nila ito ng matagal-tagal na din, at nabago na nga nila ang buhay ni Lola Damiana, dahil maging ang kanyang mga anak at mga kapitbahay ay nagkaroon din ng blessing sa pamamagitan ni Lola. So ayun, guys, maging masaya na tayo, no? At nakikita ko naman sa mga page nila Kuya Bal na marami na din yung masaya at tanggap yung mga ganitong sitwasyon na hindi mo na dadalawin si Lola Damiana ng madalas, or pansamantala mo nang hindi siya dadalawin ng Kalingap team at ni Kuya Bal. Kumain na?